1546 yung stock sprocket combination ng Rosie Classic 250. Ang nakakabit sa akin ngayon is 1648. Almost the same ratio lang naman. So may experience na tayo sa same sprocket ratio pero magkaibang size sa sprocket. 4615 and 4816, almost the same na 3.0 sprocket. Ngayon magpapalit ako ng 1448, very low speed sprocket. So tungkol saan ito pinagagawa ko, hindi ako marunong mag-wheelie, gusto ko matuto mag-wheelie, kaya papraktis ako mag-wheelie gamit ang ating low speed sprockets. Kuha na ako doon, nag-full battle gear pa ako para lang dito. Ay, konti na lang, sisimpla nga na. Sapay. Oops, mayroon akong naramdamang kakaiba ron sa aking likod. Baka may naputol na sprocket bolt. Parang may pumitik. Basta kakalas naman yan pag nasira. Ta. Lakas. Ang turo dapat daw dito ang pagpapahinto ng wheelie, pero hindi ako prepare na isemplang tong motor. May ilan beses na rin ako sumemplang dito sa ating motor, ano? Pero ngayon hindi pa tayo prepare para isemplang uli ang ating motor, kaya ititigil muna natin ang ating pagpapractice para sa ating wheelie. Gusto ko yung part sa low speed sprocket, yung mabilis mag RPM yung motor mo. Pero yung ayokong part, ang taas na ng RPM mo pero bagal pa rin ang takbo mo. Pero mabilis mag RPM. Yun nga lang, pag na-reach mo na yung highest RPM, wala na. Ang ating activity kanina sa umpisa ng video, nagpalit ako ng 1448. It's low speed sprockets, high torque, dahil gusto kong mag-practice mag-wheelie. Yun lang yung sprocket size na meron ako access sa pinaka-low speed. Low speed sprockets para pataasin aking torque at maging magaan sa pakiramdam ng aking motor. Gaya na lamang ng pagpapagaan sa ating buhay ng ating sponsor for today, mga kaibigan, meron nagpadala sa atin ng ating ipapag-giveaways para sa inyo. Bagay na bagay sa mga naka-classic at hindi lang sa mga naka-classic, pati na rin sa ibang mga riders. Hindi masyadong bulky pero marami kang mailalagay at durable, secure na lalagyan, di ba? Na pwede mong isabit sa iyong baywang, sa balikat. Napaka-versatile kung saan mo siya pwedeng ilagay. Yan, matibay, waterproof at marami kang mailalagay. Higit sa lahat, hindi siya ganong ka-bulky na harang sa iyong trip. Ipapag-giveaway natin dito, no? Tatlong tactical bag ang pinadala sa atin ng Mad Gears. This video is made possible because of Mad Gears. Binigyan niya tayo ng motivation na gumawa pa ng mga videos, di ba? At ipamahagi sa ating mga subscriber. Pasensya na mga kaibigan, dalawa lamang ang mananalo sa inyo. Napili ko na tong green, guys. Sorry, akin to. This one na lang ang papamigay natin.
isang black at isang desert brown. I-like nyo lang yung aking FB page, Moonski, saka mag-iwan kayo ng comment sa video na to. Yun lang, napakadali. So, basta mag-iwan ka lang ng comment dyan, saka i-like nyo yung aking Moonski page dahil doon ako mag-a-announce ng winner. At mamimili lamang tayo sa comment section ano, ng isa muna. So, sa ating ride, sa konti lang naman ang ating gustong ilagay, ano, wallet, cellphone, saka mga lalagyan ng cards, yan, lisensya, saka sa ating side pocket, maluwag din siya. Ayan, mga tools. Meron din siyang tools dito. Pamorma natin. Shades para sa ating mga poser. Pang Instagram, di ba? Di kaya niyang mag-fit ng pang bomba sa loob. So yan, pang bomba kung ikaw ay naaplatan. Tire sealant kung ikaw ay naaplatan. Yan. Kasya sila pero meron pang isang natitirang space, no? Na pwede mo pang ilagay kung anong man. Pwede ka maglagay ng bayat lupa dyan, guys. Sa napakadit na space. Pwede nyo naman itong bilhin ng ating item sa kanilang online shop na ipopost natin ang link sa description. Mad Views. Make a difference. Oh, by the way, demonstrate na rin natin yung likod. Meron pa siyang ano rito, suksukan dito, di ba? Kung ayaw mong gamitin yung kanyang strap, pwede mo rin naman ilagay sa direkta sa iyong belt. Yung kanyang strap, pwede mong ilagay dito sa gilid para sa iyong bewang. At pwede rin dito para sa shoulder bag. Or pwede rin siyang hand carry. Hand carry. Di ba? Very stylish. Hello everyone, ang topic natin ngayon ay tungkol sa sprocket ratio. Meron tayo ngayon ditong dalawang sprocket ratio, magkaibang gearing pero pareho lang ng ratio, 1751 at 1545. Ito yung ating malaking gear, ito yung ating maliit gear, malaking gear, maliit na gear. Magkaiba yung sukat ng mga sprocket natin pero kapag kinuha natin yung ratio, pareho lang yung ratio, 3.0. Ano yung magiging advantage nito? Ano yung magiging advantage nito? Ano yung magiging disadvantage nito? Ano yung magiging disadvantage nito? Ito yung susubukan natin i-discuss sa video na to. Pero bagong lahat, ipaliwanag muna natin na short background kung ano yung sprocket ratio. Nandito na sa ating example. Sa pagkuha ng sprocket ratio, kunin lamang natin ang bilang ng ngipin ng ating malaking sprocket at i-divide ito sa bilang ng ngipin ng ating mas maliit na sprocket. Ito yung ating example, 51 divided by 17, makakuha natin ang 3.0 ratio. Ito yung ating sprocket ratio. Ganon din dito sa ating example sa baba. Yan ang ating sprocket ratio. Ngayon, bago natin i-discuss kung ano yung acceleration at speed, kung paano siya naapektuhan ito, yan, discuss muna natin kung anong nagagawa nitong ating ratio. Gusto ba kayong mangwa ng notes? Dapat mabilis kayong magsulat. Ang ating sprocket ay parang lever at fulcrum. Isang simple machine na nagpapataas ng puwersa dito para ma-lift na yung bato. Kahit mas mahinang puwersa lang ang ilagay mo rito. Same concept ng ating sprocket. I-elaborate natin ng mas maigi, ano? Ang ating sprocket ay may parehong concept sa ating simple machine na lever at fulcrum. Ina-amplify niya yung puwersa dito sa kabila. Galing dito sa kabila. Paano yun nangyayari? In this one, mapag-usapan natin ang tungkol sa torque. Ang formula ng torque is equals to force times distance. Pero bagong lahat, ano ba ang torque? Ang torque ay isang puwersa na kapag in-apply mo, ay ang tendency ng object ay pumihit. In Tagalog, para madali nating maintindihan, papihit. Papihit na puwersa. Yun ang ating torque. Torque as in torque. Madalas nating maririnig yan sa mga nagmomotor na ang lakas ng torque, malakas ang acceleration, mga ganyan. Discuss natin yan mamaya kung bakit. Pero sa ngayon, ipaliwanag muna natin kung ano nangyayari, kung bakit lumalakas ang puwersa dito, galing dito. Dito sa ating kabilang side, mapapansin natin, kapag ginalaw natin ang lever, magta-travel ito ng mas malayong distance. While dito, magta-travel lamang siya ng shorter distance. Na-amplify yung ating torque or puwersa dito sa kabila sa sacrifice ng mas maikling distansya. Same concept ng ating sprocket. Magbigay tayo ng example ano, kung paano nangyayari. Let's say meron ka rito ang 100, huwag na natin lagyan ng unit para mas madali lamang natin intindihin. 100 force at ang distansya niya ay 10 while dito is 5 lamang dahil mas maikli. Meron tayo itong 5 na distance. Ang problema natin, ano ang puwersa na makukuha natin dito? Mas mataas ba kumpara dito? O mas mababa?
Hindi natin kailangan hulaan dahil meron tayong equation dito. I-substitute lamang natin ng mga values dito sa ating formula. Ang ating F1, D1 ay 110. Ngayon, ang ating D2 ay given, 5. Meron lamang tayong isang value na nawawala, yung pwersa sa kabila, F2. Ngayon, makukuha natin yan sa pamagitan ng simple math cannot solve. Cancel. F2 is equals to 100 multiplied by 10 over 5. Kaya lang, mahina ako sa math. Magka-calculator muna ako. Ayan na, baka sabihin nyo, niloloko kayo eh. 100 times 10, 1,000 divided by 5, 200. Nakakuha tayo ng 200 na force para sa ating F2. So, tumaas ba o humina ang pwersa sa kabila? Tumaas, mga kaibigan. Gamit lamang ating simple machine, ma-amplify natin ang pwersa ang ma-exert natin sa kabila galing sa dito, sa ating kabilang side ng lever. Yan ang ibig sabihin yan. Ngayon, how does this thing relates sa ating sprocket? Binigyan ko na kayo ng clue. That is because of the distance traveled here is farther compare here na shorter lang ang makukuha niyang distance. Now, let's go to the sprockets. Simplified sprocket. Maliit na sprocket, malaking sprocket. Now, ang ibig sabihin nito is ang ating gear ratio. Gear ratio, 3:1. Yan, 3:1. Same lang siya ng 45 teeth divided by 15. That is 3.0. Imagine natin na itong ating malaking sprocket ay 45 at ang ating maliit ay 15 teeth. Makukuha nating sprocket ratio ay 3.0. Same, 3:1. Ngayon, anong ibig sabihin ng 3:1? Ang ipig sabihin ng 3:1 sa ating gear ratio or sprocket ratio ay ganito. Sa kada isang ikot ng ating malaking sprocket, kailangan umikot ng ating maliit na sprocket ng 3 beses. 1, 2, at 3. 3:1. 3 ikot, isang ikot lamang sa ating sprocket at sa ating rear wheel. Dahil nakatouch siya sa ating gulong, isang ikot lang rin sa ating rear wheel o likurang gulong. I-relate natin sila para mas maintindihan natin. Kung ang ating mas malaking sprocket ay umiikot ng isa lang beses lamang sa kada 3 ikot ng ating maliit na sprocket, ilang ikot naman ang nagagawa nito ng ating malaking sprocket kung makakagawa lamang ang ating maliit na sprocket ng isang ikot? Hula-hula. Ano ang ating hula? Well, meron na tayong clue. 3:1. Babaligtarin lamang natin yan. It's 1/3. Sa kada isang ikot nito, 1/3 na ikot lamang dito. So, paano yun? Anong itsura ng 1/3? Yan, mga kaibigan. Hatiin lamang natin siya sa 3. 1/3. Ngayon, gamitin natin ang ating imahinasyon. Just imagine, naka-isang buong ikot ang ating shaft dito sa kabila. While dito, nakalikha lamang siya ng 1/3 na ikot. That is how our torque is amplified dito. Kaya ang ating sprocket ratio is also called the torque multiplier. 3:1, in short, 3.0. Yan. So if we have 100 newtons of torque, 100 newton meter of torque, i-multiply natin siya sa sprocket ratio, makakakuha tayo ng 300 newton meter of torque. So kung 100 newton lang ang galing dito, ang ating torque, pagdating natin dito sa kabilang shaft, ma-amplify siya in a shorter turn, mas maikling pihit, pero in a much larger number, 300 newton meter. Easy lamang, i-multiply lang ang ating torque sa ating gear ratio, 3.0. So, just imagine, same concept here sa ating lever and fulcrum. One whole turn, amplify mo yung torque sa 1/3 turn na mas maikling turn, makakakuha tayo ng mas mataas na torque. Torque is amplified to the highest level. Increase in torque is related to increase in acceleration. Acceleration. Super acceleration. Very fast spinning RPMs. Let's explain how. Tapos na ba kayo magsulat, class? Dapat mabilis kayong magsulat dito. Buburay natin to dahil maliit yung ating whiteboard. Ngayon naman, class, sa ating mas exciting na part, ang ating acceleration. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagmamanipula ng ating mga sprocket combi dahil sa ating acceleration. Pag pinataas natin ang torque, tataas daw ang ating acceleration. Why is that so? Hello, baby!
let's get back to business. Let's talk about acceleration. Bakit kapag pinataas natin ng torque, ay tumataas din ang acceleration? Ayan, meron na tayong agad clue. According to Newton's second law of motion, ang ating force acting on a body, is equal to its mass, o ang kanyang bigat, at ang kanyang acceleration. Mass times acceleration is equals to force. Ngayon, if we manipulate this equation, makukuha natin ang acceleration is equals to force, mass. Mas magaan na bagay at mas mataas na puwersa ang nag-a-act sa kanyang pag-ikot o paggalaw, mas mabilis ang acceleration. Ngayon, siguro tatanungin mo ko, sir, force yan, hindi naman torque. Torque and force is almost the same thing. Ang kaibahan lang pag sinabi nating torque, na explain ko na to kanina eh. Pag sinabi nating torque, ito ay papihit na puwersa. So, for example, kung meron kang shaft dito or gear, kapag nag-apply ka ng force dito, ang tendency ng ating object, since meron siyang pivot point sa kanyang axis of rotation, siya ay iikot. It is still force. Yun nga lang, kaya force times distance ang kanyang formula dahil nga sa axis of rotation ng ating object. Yan. This is the distance. Distance times force is equals to torque. So, torque and force is the same thing. So, if we increase the force, we increase the torque. Right? If we increase the torque, we increase the acceleration. Yan ang simpleng paraan ng pag-explain tungkol dyan. Yan. Meron ba tayong hindi nabanggit? The distance, perpendicular distance from the axis. Yan. You don't need to know that. Basta, para sa ating mga simpleng tao, payak, ito lamang ating tandaan. Kung gusto natin ng higher acceleration, let's increase the force or the torque, and we decrease the mass. This is just, kumbaga, tip of the iceberg. Let's explain it even more. Guys? Ngayon, huwag natin kalimutan kung tungkol saan ang video na ito. Tungkol to sa mga kulto, sa miyembro ng kulto na naniniwala na mas malaki, mas maganda. Ito ang ating pinag-uusapan dito, ang ating dalawang sprocket combination na magkaiba ng size. Ito yung ating example kanina, 45 at 51 and 17. Magkaiba ng size ng mga sprocket pero parehas lang naman silang 3.0 ratio. Since we are talking about rotation, introduce na rin natin si rotational inertia. Rotational inertia. At huwag natin kalimutan na ito ay tungkol dito. Versus, which one is better? Kanina introduce natin ang Newton's second law of motion. Yan, ito yung may kasalanan yan, si Newton. Dito tayo sa Newton's first law of motion, inertia, ang star ng ating Noche Buena. Nasasabi, nasusulat, ayon kay Newton, ang isang bagay, ang inertia, ay ang tendency ng isang bagay na gumalaw continuously, tuloy-tuloy lang sa paggalaw ang isang bagay, unless na may kumontrang puwersa na pipigil dito. Iyan, mga kaibigan, iyan ang inertia. Gayon din naman ang ating inertia, kung dinipine siya sa paggalaw, dinipine din naman siya sa tendency ng bagay na huminto. Sa paanong paraan naman? Kung ang ating object ay continuous lang sa paggalaw, unless merong pumigil na pwersa, continuous. Gayon din naman ang ating object ay continuous lang sa paghinto unless merong pwersang nag-act para siya ipagalawin. Iyan ang ibig sabihin ng inertia. Ang tendency ng bagay na tuloy-tuloy lang na gumalaw o ang tendency na bagay na mag-remain stationary o mag-remain lang siya sa nakahinto unless merong puwersang magpaikot sa kanya o magpagalaw sa kanya. Since we're talking about rotations here, ito ang ating formula para dyan, rotational inertia. Ano ang nakakapekto sa inertia? Well, obviously, kung ang isang bagay ay nakahinto at siya ay may bigat, na the more mas mabigat siya, the higher its mass, mas mahirap siyang pagalawin. Nag-agree naman siguro tayong lahat tungkol dun. No? Kung siya ay mas magaan, siya ay mas madaling pagalawin. It is showed us here by our equation. Ito ang ating mass. Let's consider is as bigat na lang para mas madali na rin unawaan. Actually, weight is equals to mass multiplied by the acceleration of the gravity. Pero hindi na natin na ano yan. Basta weight is equals to mass. Doon lang tayo. Weight is mass. Mass is our bigat. Or also, pwede rin para sa mga pilosopo, mass is patoka sa manok or pakain sa, sa poultry, mass.
Jokes set aside, let's continue, let's proceed here. Ayon sa ating na-discuss tungkol sa first law of motion ni Newton, the higher the inertia, mas mahirap pagalawin o mas mababa ang acceleration ng ating object. Let's elaborate this. Ayan mga kaibigan, Newton's law of motions. Force is equals to mass times acceleration at ang ating inertia. Let's relate this sa ating torque. So force at torque, we can say that they are almost the same when we are talking about kapag nag-usapan natin is angular momentum. At ang ating mass is related din sa ating inertia. The higher the mass, the greater the inertia required. So I, yan, mass. And our acceleration is our angular acceleration. O yung acceleration ng pihit. Yan, nire-write lang natin yung equation. So we are talking about acceleration, angular acceleration, angular acceleration. Para hindi kayo malito, rewrite natin, torque, inertia. Yan, and this is also torque, mr squared. So what affects the acceleration, mga kaibigan? The same thing na diniscuss natin kanina kung kayo nakikinig. Acceleration is affected by the torque and the mass of the object. And this one, the radius o yung size ng ating sprocket. Sa ating equation, kapag tumaas ito, tataas din ito. Pero kapag naman nasa ilalim, yung isa, kapag ito ang tumaas, bababa ito. Didivide mo kasi yung torque ng ano, di ba? Nung nasa ilalim. So kapag mas mataas yung divisor, mas mababa yung value na yung makukuha. To answer the question, since ang ating kadena ay may bigat, let's assume na nag-aak ang ating weight outside. Ano ba yung sinasabi mo, Munski? Ano bang gusto mong sabihin sa amin? You should know it by now. Na mas malaking sprocket, mas malaki at mas mabigat na sprocket, mas bababa ang iyong acceleration. Iyon ang ating formula. Tatanungin kita ulit, ano ang mas maganda? Mas malaking sprocket combi o yung mas maliit na version niya, 1545. Ngayon, i-discuss natin kung ano raw ang advantage nito. Well, yeah. Meron siyang advantage, kaibigan. At itutuloy natin ang video ngayon. Bonus para sa ating free online tutorial ni Munski Motovlog para sa ating mga payak na tao. Kung ano ang advantage ng mas malaking gear daw. Imagine natin siya sa ating sprocket. At ang sa ating sprocket ay mayroong kadena. At mag-drawing din tayo ng ating kadena para sa ating imahinasyon. Yeah, kadena, links. Pakahusay ang drawing. Okay, tamang-tama. Meron nga pala akong pinutol na kadena. Holo! Okay, so ito yung ating kadena. Ngayon, ang ating kadena ay mayroong siyang friction na nagagawa every time na magbe-bend siya. Advantage daw. Meron daw advantage ang larger sprocket. And pagdating dito, ang kanilang tinutukoy ay ang Newton's third law of motion. Ang nasasabi rito, in every action, there is an equal opposite reaction. In our case, kung ang ating object ay nag-exert ng force papunta dito, meron ding friction na nag-aak papunta dito. Yan. Yan lamang ang ibig sabihin ni Newton. Ngayon, how does it relates to our chain? Sa ating kadena. Every time na mag-bend itong ating chain, meron siyang friction sa kanyang mating parts. The greater the friction, mas mahirap siyang pagalawin, di ba? So, anong kinalaman itong larger sprocket natin versus mas maliit na sprocket? Exaggerate natin ang example, isang maliit na sprocket versus mas malaking sprocket. Since we're talking about the larger sprocket, ano bang nangyayari sa kadena kapag larger sprocket? Kapag larger sprocket, mga kaibigan, mas mababa ang friction na nage-generate na nagagawa ng ating chain dahil hindi siya nagbe-bend masyado kumpara sa ating smaller sprocket. Elaborate natin dahil ang mga tao ay hindi nakakaintindi ng simple salita. Ito ang ating smaller sprocket. As you can see, sa smaller sprocket, kailangan niya raw mag-bend. Mag-bend even more. Yan. At mas magbe-bend ang ating chain o kadena, mas mataas yung kanyang friction na nage-generate dito sa kanyang mga links. Gets nyo ba? Kapag malaking sprocket, hindi siya masyadong nagbe-bend. So, less friction siya. At kapag naman mas maliit na sprocket, mas nagbe-bend siya. Kaya, mas mataas ang friction. Ngayon, I really believe na that effect is very napakaliit ng diferensya.
Yan. Pero syempre, basta may difference, basta may advantage, kahit maliit pa yan, advantage pa rin. Yun ang sinasabi. Yun daw ang advantage ng mas malaking sprocket. Mas less friction sa mga links. Dahil less bending. Mas kaunting baluktot, mas kaunti ang friction sa links. Pero kung i-compare mo yan sa let's say sa ating pinagtatalunan 1545 or 1751 combo, napakaliit lang ang diferensya niyan ng ating combination ng pagbend nito. Yan, very minimal. The trick here, since mas less bending o mas lesser friction ang kaya ng larger sprocket, makakapag-allow ka ngayon na gumamit ng mas magaan na ngayon, mapapababa natin yung ating mass. Diyan. So, kung gumagamit ka ng 428H, pwede kang gumamit ngayon ng 428 lang. Ganito, example. Ito yung gamit ko. Mas magaan. Wala siyang O-ring at mas manipis ang kanyang kadena. Mas manipis, mas magaan, mas maganda ang ating acceleration. Ngayon, bakit ka makakapaggamit niya? Siyempre, less bending nga. Less baluktot. Ibig sabihin na lesser friction, so lesser load din sa mga links. Hindi mo kailangan ng mas matigas o mas malakas na material strength na makukuha natin sa mas mabibigat na kadena. Mas mabigat na kadena, mas malakas yung kanyang material strength. Yan, kaya yun yung dapat gamitin daw natin sa mga maliliit na sprocket. Yan. Kapag naman malaking ang sprocket, makakapaggamit tayo ng mas magaan na kadena. Yun, yun yung advantage ng mas maliit na kadena sa mas malaking sprocket. Naubusan na ako ng stamina, kaya para na akong sirang plaka, ano. I-repression natin ang ating mga utak. Having heavier or larger components, meron din siyang ibang advantage. Ito yung example natin. Ito yung tinatawag kong flywheel effect. So, yung ating flywheel, pag mas mabigat ang ating component, mas nag-i-store siya ng kinetic energy. Meaning, for example, kapag nag-off tayo ng throttle, yung ating flywheel o yung ating mas mabigat na components, it tends to still rotates. Ibig sabihin, nare-recover natin yung ating some of the kinetic energy sa pagpapagalaw. So, advantage niya kapag on-off throttle ka, mas easier na para sa ating makina na gumalaw ulit dahil meron tayong momentum of sa ating rotation. Ano? Yun yung isa sa advantage ng heavier or larger combinations. So, anong mas maganda talaga? Mas maganda pa rin ang smaller size. Smaller size na gumamit ka ng mas magaan, lighter chains, yun talaga yung the best. Sa larger size, kung gagamit ka ng mas mabigat pang kadena, syempre, meron tayong mga miyembro ng kulto na naniniwala na mas bigger, better. Na kaya sila nagpapalaki ng gulong, nagpapalaki ng sprocket, dahil magandang tignan. Pero when it comes to performance, nothing will beat the tie concept. Tie concept. Although mga poser din naman tong mga naka-tie concept, makakala mo mga drag racer, pero merong logic kung bakit pinapagaan nila ang kanilang mga rims or mga components. Dahil according to our formula, the lesser the mass, the better the acceleration. Nagkaroon ng disadvantage yung ating mas malaking sprocket dahil nga mas malaki yung kanyang radius, lalong-lalo na kung gagamit ka pa ng mas mabigat na chains. Ang advantage lang ng ating larger sprocket is yung ability mo na makapaggamit ng lighter chains. Yan, lighter. So, lighter means better performance. Ngayon, what if ilagay natin ng lighter chains sa ating smaller sprocket? Well, that is an even better performance. Acceleration even more. Disadvantage lang ng lighter chains. Siyempre, mas mahina ang kanyang material strength kung gagamit tayo ng lighter chains. Yun lang, malinaw na siguro sa inyo yan. Kung anong gusto kong naisip parating sa inyo. No? Kaya naman, pupunta na tayo sa speed. Acceleration and speed, although related sila, they are not the same. Bakit ngayon bumababa ang speed ng low speed sprocket? 4.0, 3.0. Yan, ito yung ating mga ratio. The greater the ratio, mas mataas yung sinasabi nating acceleration at mas bumababa ang speed. While on the other hand, kapag naman gumamit tayo ng lower ratio or high speed combinations, bababa ang ating acceleration pero tumataas ang speed. Ito yung ating i-discuss sa susunod na bura ng board.
Yeah, let's continue. Let's proceed sa ating free tutorial, Speed for All Season. So the greater the distance covered in a shortest period of time, the greater the speed. Yan ang ibig sabihin ng ating formula. Bago tayo mag-proceed dyan, i-discuss muna natin kung ano yung acceleration at speed. So ang ating acceleration is delta B, change in velocity. Velocity is also speed or velocity. Change in time. So ang ating acceleration, sa madaling salita, ito yung measurement kung gaano kabilis nagbabago yung speed. Halimbawa, itong from 0 initial velocity natin is 0. At ang ating final velocity is 100 kilometers per second. At kinuha mo lang siya ng 5 seconds. So ang ating acceleration is equal to, maglalagay pa ba tayo ng units? So 100 divided by 5. It's 20. 20 kilometer per second squared. Yan ang ating acceleration. So yun yung ating acceleration. Kung gaano kabilis magpalit ng speed ang ating moving body. For example, our car. If from 0 to 100 nakuha niya lang ng 5 seconds, mabilis ang kanyang acceleration. Kung nakuha niya ng 6 seconds, mas mabagal ang kanyang acceleration. Yun yung ating acceleration. So sa speed naman, for example, 100 kilometers ang na-cover na distance sa isang oras, 1 hour. Ang ating speed is 100 kilometer per hour, 100 kph. Yun ang ibig sabihin ng speed. Ngayon ang ating main topic, huwag tayo lumayo. Tapos na tayo sa low speed sprocket. Pinaliwanag natin yung tungkol sa torque kanina. Ngayon punta tayo sa high speed sprockets or lower sprocket combinations. So 45 divided by 15 ang makukuha natin is 3.0 ratio. Ikabit natin siya dito. 3.0 ratio in ating sample. Ngayon 30 divided by 15 is 2.0 ratio. High speed sprocket and low speed sprocket combination. Imagine natin itong dalawang bilog natin as yung ating rear sprocket. Ngayon, sa kada isang revolution ng ating engine sprocket, meron tayong 1:3 or 3:1 na ratio rito. Nakakalikha lamang siya ng 1/3 na distance. Samantalang dito sa ating 2.0 ratio, 2:1, sa kada isang revolution, 1/2, makakalikha siya ng greater rotation. So imagine natin yung ating gulong. Ito yung ating invisible line. Yan yung kanyang distance na makukover sa kada isang revolution ng ating engine sprocket. Para meron lang tayong illustration, small sprocket. So every time na makalikha siya ng one revolution o isang ikot, 1/3 lamang ng revolution ang makukover dito sa ating 3.0 ratio. Samantalang sa ating high speed ratio, kalahating ikot ng gulong. So greater distance, diba? Higher distance. So ang ating speed, as explained earlier, distance over time. Greater distance covered ng ating high speed sprocket, mas mataas yung ating distance kumpara sa ating low speed sprocket na 1/3 lang, although na-amplify yung torque niya sa mas maikling turn, pero mas mababa naman yung kanyang distance covered. Kaya mas mababa rin ang speed nitong ating low speed sprocket. So yun lamang ang explanation tungkol dito. Para mas maliwanagan tayo, so formula ng circumference, 2 pi r. Para sa ating 17-inch wheel, i-divide natin yung sa 2 yung ating diameter, 8.5. Example lang to, may kapal pa yung ating gulong. 17-inch lang. Yan. So 2 pi, 8.5, makukuha tayo ng 53.4 inch. I-convert natin sa meters, 1.356 meters yung distance ng circumference ng ating rims. Yan. Sa kada isang revolution ng ating engine sprocket, makukuha lamang tayo ng 0.4 meter na distansya sa ating low speed sprocket. Ngayon sa ating high speed sprocket na 2:1, makakuha tayo ng 0.67 na distansya. Yan ang dahilan kung bakit mas mataas ang speed ng ating high speed sprocket. Dahil sa isang revolusyon, mas malayo agad ang distansyang nakocover ng ating gulong. Despite sa mga informasyon na napapublish sa internet, marami pa rin nagtatanong, ano po ba ang the best sprocket combination? Kaibigan, walang the best sprocket combination. Ang the best para sa akin ay the best para sa akin. Ang the best para sa iyo ay maaring hindi the best para sa akin. Kaya ang guide para sa iyo para malaman ang the best sprocket combination ay malaman kung paano kumuha ng
sprocket ratio. Sa pamamagitan niyan, makukumpara mo ang mga iba't ibang combination na iyong maibigan, di ba? Para mahanap ang the best sprocket combination para sa iyo. Yan. Iyan ang mapapala mo sa pag-alam ng ratio ng sprocket. Mapagkukumpara mo ang karakter ng mga ratio. So whether high speed or low speed sprockets. Or para sa high torque at lower torque sprockets. In my recommendation, kapag ikaw ay mabigat o umaakyat ng bundok, yan, at nilalagay mo ng sidecar, mas mainam na kumuha ka ng mga low speed sprockets. Dahil as explained earlier, mas mataas ang torque, mas magaan para sa iyong makina na pagalawin ang iyong motor. Diba? Ngayon naman kung ikaw ay single, long distance traveler, re-recommend ko sa iyo ang high speed sprockets. Dahil at a lower RPMs ng engine mo, lower RPMs, mas mataas na distance ang nakokover ng gulong mo. Diba? In that case, bonus na yung speed at higit sa lahat, ang pinaka-importante dyan, mas tipid sa gas. Yan. Tipid sa gas, diba? Mas mataas na RPM ang ating cruising. Although mas mataas yung power, mas mataas din naman yung gas consumption. Kung ang yung cruising ay may mas mababang RPMs, mas makakatipid ka sa gas. Kaya i-recommend ko sa'yo ang higher sprocket speeds kapag you are into highways, yan. You are into top speed, yan. Long distance traveler, single. At magaan ka lang, payat ka. Ngayon, kung gusto mo yung motor mo mabilis gumalaw from stationary, halimbawa hinto, lagi kang humihinto at gusto mo mas magaan para sa iyong makina na pagalawin ang iyong motor, ito ang re-recommend ko sa iyo. Low speed sprockets, 'di ba? Kung ikaw ay laging umaakyat ng bundok, mas mabigat sa makina, 'di ba? At kung ikaw ay maraming may angkas, ikaw ay mabigat, hindi ka nagda-diet, ito ang recommend na sprocket para sa iyo. Naway may napulot kayong aral dito sa ating lesson for today. Free online tutorial.